Hello mga Ludi, welcome to my channel. Ako nga pala si Renzo Ace and today we'll be doing the Bunker Alpha. Itong tips po ay para lang sa mga newcomers, para lang po sa mga baguhang naglalaro ng Last Day on Earth. Itong tips po kung paano gamitin yung wall tricks sa mga wall po at sana makatulong po ito sa inyo. And let's do it right now. Dito, ito po yung second floor. Sa second floor, mas maganda kung meron kang skull crusher po. Mas maganda po dito yung skull crusher kasi ma-one hit mo yung mga normal zombie po ng 1x1 na hindi ka madadami dyan. Ito po yun. Ito po, kung may spreadshot po yung gun mo, pwedeng-pwede rin po. But ito po yung ginagawa ko nung beginner pa lang ako. I still hit this one. At least, just less damage po yung marireceive mo. At kung maglalaro ka sa Bunker Alpha, isuggest ko lang po na try to reduce your using of your guns. Kasi po yung guns ay importante po, especially po sa Bunker Bravo. Kailangan ipunin po ninyo yung guns, pinaka-importante po. Kung may mga malalakas kayong melee weapon, try po ninyong i-sneak yung mga malalaking zombie para mas malakas yung damage. Katulad po nito, may saw blade ako. Is 190 damage po. At meron pong modded yung saw blade ko. Kaya pwede pong sneak in dito. Dito naman po, masyado, hindi ko na po to pinapatay kasi hindi naman nagbibigay ng magandang loot dito, pero gusto ko lang pong i-show sa inyo na pwede po kayong makasneak in po dito. Inay lang po kayo. Daan ka dito at punta kayo dito sa likod niya at patayin mo yung unang zombie po. Pero mas maganda equip ka ng skull crusher ulit. Mawa-one hit mo ito at hindi mo ma-argue yung nasa zombie at yung sabid giant. Just in case po, kailangan full light po tayo para hindi po tayo ma-one hit. Ito po, at mababasak na po yung durability ko. Nakalimutan kong magbihes. Pero may backup din naman na po ako. Ito, kung mas maganda, unahin mo yung Savage Giant na i-sneak in po dito. Ganito po. Yan, ang takbo ka kaagad. Pero na-damage ka pa rin. Pero punta ka pa dito sa wall nito, pwede po nimong i-wall trick po to. Kung gusto mo, pwede mong i-argue yung first zombie, yung fast biter. Yan po. Napatay ko po. At yung Savage Giants na lang po yung problema natin. Then mag-wall trick po tayo dito. Ganyan po. Ganyan lang po tayong wall trick. Kung gusto mo, pwede po rin dito daanan mo kung ano yung mas pabor mo. Pwede dito, mas maganda yata yung dito, mas maganda yung dito. Ito po. Pero kailangan mo itong may confident ka kapag nagwo-wall trick po tayo. Kung pwede lang po, kung takot ka, ako takot rin ako ng beginner pa ako, i-equip ko ganito. Ganito po yung ini-equip ko para hindi po double tap yung kiniklik ko pag bandage lang. Mid-kick, isang tap lang, full life ka na kaagad. Gusto kong pakita sa inyo na pag baguhan lang kayo, pwede kayong mag-equip ng mid-kit. Ito po, patayin po natin to. Patayin po natin to. Ganyan lang po yung tactics natin. Pwede po tayong mag-wall trick dito at magandang wall trick. At sa mga ticket po, wag po ninyong kolektahin. Wag po ninyo i-open yung mga loot. I-collecta lang po ninyo pagkatapos na po ng lahat na napatay yung zombie. Kung dito po, pwede pong mag-wall trick dito. Ergo yung isang zombie, pag hindi na perfect, dito na lang po ninyo i-wall trick. That, like that. Ito po. Gagamit po ako ng guns. Gusto ko lang pong ipakita, pwede tayong anong mga wall trick na dapat gamitin ninyo sa wall na ito. Dito pwede ka mag-wall trick. Ito, dito rin pwede ka mag-wall trick. Ngayon gagamitin ko na po yung guns. Gusto ko pong matapos ito kaagad. Nag-show po lang po ako kung paano kung saan-saan na wall yung ginagamit ko para sa wall trick. Ito po para mabilisan po tayo. Yan, tapos na po. Dito, wag mo na po i-open yung loot.
Dito may toxic yata. Yeah, dito may toxic. Isikil lang po to. Yan po. Dito po, medyo kailangan po hindi kayo pumasok agad pag umopen. Sneak po tayo para mas less damage po. See? Kung may sneak in ka, mawawan hit mo lang po yung zombie. Kasi pag nandito ka at pumasok ka kaagad na hindi naka-sneak in, ma-argue mo po to. Katulad na lang po nito, ma-argue mo nyo po. Ganyan po. Kaya be wise po kung mag-i-sneak kayo. Dito naman po, papatayin ko lang kaagad yun. Dito naman po, pwede po rin yung ma-wall trick naman, papakita ko sa inyo. Dito, pwede po ninyong i-wall trick yung na-argue ko yung mga malalaki. Gamitin ko na lang po yung baril ko dito. Dito po, sometimes pwede ko pong, kung hindi perfect dito, dito na lang po ninyo gawin yung wall trick sa kabila. Ganyan yung nagamit ko. Ito po, ganyan po. Ito po yung mga wall na ginagamitan ko ng wall trick. Kailangan lang po na pag mas maganda yung timing mo, maleles yung paggamit ng mga baril po ninyo. Kasi ang baril po dito sa Last Day on Earth, kailangan talaga to sa mga malalakas na event. Sa Bunker Bravo, if you still doesn't have the ETV, kailangan po ninyo ng M16, if modded, blocks, shotgun rin po na modded, kailangan talaga nyo yan sa Bunker Bravo. Kaya nileles ko yung paggamit ng mga baril, pero dito po, gagamitin ko ng baril para lang pakita sa inyo kung saan yung mga wall na dapat ninyong i-wall trick. Dito, pwede po kayong mag-wall trick. Dito, hindi. Pag dito yung zombie, hindi pwedeng mag-wall trick dito kasi may nakaharang. Pero pag nandito ka at nandito ka sa kabila at nandito sa nandito yung zombie, pwede mo pong i-wall trick. Nga sayang lang kanina kasi na-argue ko. At dito naman po, huwag po ninyong i-open tong door na to. Dito po ninyo i-open yung first na door. At pwede po ninyong mag-wall trick rin kayo dito. Papakita ko sa inyo. I-argue yung zombie dito, then liko po kaagad. Yeah, ganyan po. Ganyan po. Pwede kahit anong mga, hindi, gabi tayo ng crowbar. Yung crowbar po, pag beginner ka, crowbar po yung importante. Hindi masyadong expensive. I think ang kailangan lang po ninyo yung iron bar and katong brown, yung brown na hindi ko po alam, para pero kulay brown po siya na parang para po sa damit. Ito, crowbar po pwede pong i-gamitin nyo. Mas maganda po yung crowbar kung beginner ka kasi mas marami ang durability at hindi po expensive i-craft. Ganyan lang po. Kaya gagamitin ko na yung baril. Ipapakita ko na pwede kayong mag-wall trick dito. At sa pagpatay ng giant dito, pwede ka mag-sneak in po. Kailangan po palaging sneak in. Suggest ko to, pero mas isa-suggest ko yung saw blade kasi yung saw blade, pag nag-sneak in ka, malaki yung damage. Kailangan po naka-equip po tayo ng midkit. Kung gusto lang mo po ng isang click, pwede po naman yung bandage, pero kailangan mo double click. So, gagamitin natin yung midkit in case na makasakit siya sa atin. Dito po. Yan, takbo po tayo. Ganyan lang po. At pwede po ninyong i-wall trick dito. O pwede po ninyo siyang ibalik dito. Then, dito po tayo mag-wall trick. Yeah, ito po. Kahit yung maliit, pwede po natin gamitin yung crowbar po. Mas crowbar, mas importante. Pwede po tayong gumamit din ng road sign or baseball. The only thing is they have a slow movement speed po. Pero kaya ko pa rin ma-wall trick yon. Kailangan lang po mabilisan yung pagpalo po. Ganito. Pero matatagalan ka po kapag gamitin mo yung mga slow weapon. Kaya isuggest ko na lang po yung crowbar o your cleaver. O ito po rin, yung golf club. Mabuti rin po dito. Huwag ko na lang po yung isasuggest yung road sign. Pero pag wala kang nga talagang weapon, if you don't have choice, you can still do it. The only thing, it will take you time. It will take you like 20 to 30 minutes just to do the level 2 floor. So, gagamitin ko na po yung barrel. Papakita ko lang po sa inyo na
pwede kayong mag-wall trick po diyan. At pwede po rin kayong mag-wall trick dito. Lahat po kasi ng mga wall trick ko, ng beginner pa ako, kinokolekta lahat ko yung mga gun ko. Hindi po, tinitipid ko yung talaga yung gun ko. Dito lang po gagamitin ko para mas mabilisan po tayo. Gagawin ko rin po yung floor 3 at floor 4. Kaya hindi po ako maglulot. Hindi ko kukolektahin yun. Mostly, I collect them in the last if I kill all the zombies. O, gamit po tayo ng baril dito. Yung Glock na wala kang modded, hindi po yun pwede dito, hindi po yun mag-range. So, kailangan dala ko po kayo ng M16 o yung AK o yung may range na baril po. Pero pag yung Glock mo, upgrade ko na po yung Glock ko, may modded na po ko, may magandang mod ako, kaya pwede ko itong gamitin dito. Kung sa turret, yeah, isasuggest ko long range weapon pong gamitin nyo. Huwag po ninyong mag one-on-one sa, huwag po ninyong gamitin na one-on-one yon ang turret kasi madidrain po rin yung durability ng armor nyo. At dito mag-i-sneak tayo. Pag na-sneak in mo to, takbo ka dito, open to, then mag-wall trick. Pwede po tayong mag-wall trick dito, tulad na lang ganito. Ito po, hindi. Kailangan po lang yan ng timing, yan. Nakaka-damage pa rin yung toxic kasi mas mabilis yung attack speed niya kaysa sa toxic bluta. Pero gagamitin ko po na yung baril ko again. Ipapakita ko lang po na dito po pwede po rin kayong mag-wall trick po. Babarilin na po natin to. Basta kung new beginner ka lang po, iipon po niyo yung mga baril nyo. Dito pwede ka mag-sneak in po dito. Pwede pong gamitin tong, isuggest ko yung range like ng skull para yung isang zombie hindi po maagyo, sneak again. Ganyan lang po. At huwag mo tong i-open po. I-open po muna ninyo to. Pwede rin po kayong mag-sneak in dito. Dito ka kagad. Kahit hindi po, yung isa po namang zombie hindi da-damage sa'yo. At, naka-damage pala. Pwede po kayong mag-sneak in po dito rin. Alam nyo kung bakit hindi ko in-open kagad tong side na to. Kasi kapag na-fail akong mag... Pag na-fail ko yung wall trick dito, dito po ako mag-wall trick. Kaya dalawa po yung option ko. Ipapakita ko sa inyo. Katulad na lang po, maubos na po yung durability ko. I-equip na lang po natin to. Tulad na lang nito. Pag ganyan po. Yan, namali ko. So, punta ka dito para may second option po yung wall trick. Ngayon po. Kaya hindi ko po inopen kaagad yung nasa kilid po na door. Kasi po may purpose tong dalawa. Yung damage po ng dalawang bloater mas malakas po. Kaya ganito lang po, mag-wall trick lang kayo. Dito po pwedeng i-wall trick nyo yon. Kaya hindi ko inopen po yon. Kasi may purpose po. Kaya babarilin ko na to. Hindi na ako magtatagal dito. Yan, tapos na yan. Doon ako. Kung may heal up na rin po kayong skill, pwede po nyong i-activate yan para less bandage yung magagamit nyo. At kung pwede po, wag muna nyong i-open at patayin yung zombie dito. I-activate muna po yung door in case para pag open yan at pag nagkamali kayo sa pag-argue dito, may matatakbuhan po kayo na mas malapit sa door po. Ito like it say there's what zombies in there, the toxic bloater po, gagamit po tayo ng malakas na weapon sa pag sneak in kasi dalawa sila. Ito po, ganyan lang po. At pwede po ninyong i-wall trick dito. Pag na-fail kayo sa pag wall trick dito, ganyan, pag na-fail po kayo sa wall trick dito, ganyan din lang po nyo pag yan, ganyan po pag perfect yung wall, sorry, pag perfect po yung wall, pwede po kayo mag-wall trick dito. Pag hindi po na perfect yung wall, example dito, run po towards here, then dito na lang po tayo mag-wall trick. Yan po. Yan. Tulad na lang ganito. Pag na
namali ka naman, punta ka naman dito, at may other options ka na naman para mag-wall trick. Kaya ganito po yung ginagawa ko ng beginner pa lang po ako. Marami po akong option kung kahit kaunti lang po na wall, ginagamit ko ng wall trick. Pero papatayin na po ni natin. Babarilin na po natin to. Yan. Sorry po ko yung pagsasalita ko ay hindi masyadong naiintindihan kasi nakainom po ako ng malamig na tubig. So, hindi po maganda yung condition ko po. Dito rin po, dito may Savage Giant dito. Pwede po rin yung i-wall trick. Gamitin po natin to. Papakita ko sa inyo. Ma-activate ka agad. Napunta lang po ninyo. Dito kayo mag-wall trick. Ayan. Yan, wall trick lang po ninyo. Crowbar po talaga yung the best kung gusto niyo mag-wall trick. As I said, it's not so expensive, affordable lang po at mabilis lang po yung pag-grind dito. Yan, ganyan lang po. Yan. Kaya papatayin ko na po ng mabilisan, hindi na po ako magtatagal dito. Papatayin ko na po. Yan, hindi ko kukolektin dito naman po. Kung may spreadsheet ka, mas maganda. Pero pag walang spreadsheet, okay rin. Try to argue not all, just argue one zombie at the same time. Maybe just that one, and argue it in A, and you can use wall trick in that one. Dito po, pwede po nyong ma-wall trick dito. Kaya papat, ganyan lang po, pwede po natin i-wall trick. Ganyan lang po, pwede po i-wall trick. Yan lang po, papakita ko, papatayin ko na po to. Yan, hindi ka na po ako magtatagal. Dito naman po, pwede po ninyong gamitin ng range melee weapon. Hindi po ma-argue lahat yon. At hindi po, I think po, hindi ma-argue lahat. Po, hindi po na-argue, yan. At dito, kung may spreadsheet ka, mas maganda. Pero gagamitin ko na lang po yung barrel. Kung tactics po dito, yan. Kung may spreadsheet ka, mas maganda talaga kasi mawa-one hit mo lang yon. Hindi nakasama isa. Then dito na lang po yung i-wall trick mo dito. Wag po kayong mag-alala kung maramihan po yung nasa floor. Kung sino po yung nasa close po sa front, pwede po ninyong i-argue yung zombie. Then balik po tayo doon para patayin mo lang yung zombie na to. Ganyan po para hindi po maka-damage yung Frenzied Giant sa'yo. Like I said, I can wall trick it. You just need to practice your timing. That's all what you need. Kasi po sa Bunker Alpha, hindi na po natin kailangan ng mga guns. Kasi para sa akin, yung mga guns ay ginagamit ko lang po sa Bunker Bravo. Yun po yung pinaka-importante dito. Kasi it will take you, if you're just started, it will really take time to get those ETV because you need guns on this area. Mas malalakas po yung mga zombie doon at mabibilis. Dito sa Alpha, kung gusto nyong yumaman sa LDUE, gawin lang po nyo yung Alpha taga-araw o taga-reset po ng game. Yun lang po yung gamin nyo. Kaya napakita ko na po sa inyo kung paano mag-wall trick dito. Kaya tapatayin ko na po ito manang mabilisan ng gun ko. Ganyan lang po. Napatay na po. Dito naman, may Savage Giants rin po dito. Dito pwede ko po rin, kahit dito pwede kong i-wall trick. Kahit hindi po medyo naiihiyon ako. Kailangan po nakainom din po kayo ng tubig o nakakain po para hindi na po maging haso. Ito pwede kong ma-wall trick dito. Kailangan lang po ipalapit nyo yung zombie. Ito po ito. Ito. Hindi po yan nadarami dyan yan. Dito po ganyan po. Ganyan, kita po ninyo ang itong wall po wino-wall trick ko kahit may sticky po yung floor. Yan, ganyan po. Yan. Kaya po yung gawin ng crowbar nyo. Kaya papatayin ko na po 'to ng gun ko. Ganyan lang po. At dito naman, may dalawang Savage Giant. Yung isa ay nakakulong. Okay lang to. Kung may saw blade po kayo, suggest ko yung saw blade ninyo. Mas maigi po ninyo mapapatay ng mabilisan rin po yung
Yung giant, snake lang po tayo dito. Ganyan, intakbo po. Dito, ginagamitan ko po rin ang wall trick po. Kahit dito, gagamit ko yung wall trick ko. Ay, kita po nito, ginagamit ko yung wall trick dito po. Ganyan lang po, ginagamit ko. Kahit kahit hindi masyadong maganda yung wall, gagamitin ko pa rin ang wall trick ko kasi gusto ko ng mas mabilisan pag wala akong baril. Yan na, papatayin ko na po to. May baril ako. Pinakita ko lang sa inyo na pwede din yung i-wall trick dito. Itong zombie, pwede nyo nang patayin. Alam na ninyo, pag pinapunta nyo yung zombie dito, pwede na yung i-wall trick po dito. Pero papatayin ko na po to kaagad. Hindi ka na po ako magtatagal. Yan, tapos na po natin yung floor. Sana na-remember nyo yung mga wall na dapat inyong i-wall trick. Ngayon, sa floor tray na po tayo. Sa floor tray, pupunta na po tayo sa floor tray. Dito na po tayo sa floor tray. Sa floor tray, isasuggest ko kung gagawa para isasuggest ko kung taga-reset ng alpha, unahin niyo yung floor tray kasi mas maraming ticket na ibibigay sa inyo. 1 and the 2 and 4, it doesn't much give you a ticket, but I'm pretty sure the floor 3 maraming ticket, especially yung yellow and red ticket po. Marami po silang binibigay dito. Dito pwede po kayong maka-timing, kung mabilis yung kamay nyo, pwede po yung ganito and come back, pero hindi ko po yung nagagawa. Pero pwede po kayong mag-sneak in dito o pwede po ninyong i-wall po dito. Dito, pwede po ninyong i-wall trick dito. Pero tatry ko. Ganito po. Hindi maganda yung timing ko. Dito po, pwede pong ganyan. Ganyan. Yeah, pwede pong wall trick. Ganyan lang po, pwede pong ganyan. Yan. So, pwede po yung ma-wall trick dito. Ang kailangan lang po nyo, yung timing lang po talaga. Papatayin ko na po to, hindi na ako magtatagal. Yan. At dito po, and sneak in po kayo. Huwag niyo yung patayin yung bloater muna, yung malaking zombie. Patayin po ninyo yung itong toxic. Kailangan po nakaganito tayo kasi pag pinatay mo to una, yung toxic pupunta rin po sa iyo. So i-equip natin yung malakas na melee weapon po natin. At dito po gagamitin natin to. Ito po, tatakbo po tayo, pwedeng i-wall trick natin po dito. Dito po natin i-wall trick. Ganyan po. Ganyan. Pag melee weapon pong ginagamit ko, ganito lang po. Ganito. Ganito. Kaya pwede pong i-wall trick dito. Dito naman, ito, hindi ko po isasuggest na i-open ko kaagad. Like as I say, I can do kill this turret first. Yan, papatayin po na natin yung turret dito. Then sneak po tayo dito. Yan, as I said, you can still now you open this one first, you can argue that zombie and put the zombie in over here. Yan lang po, pwede po kayong wall trick dito. Ganyan lang po, ganyan. Nakita po ninyo yan. It's all about timing po. Kung bakit po hindi ko to inopen. Like as I said, if nagkamali po ako ng wall trick dito, pag wala kang spray shot, sometimes yun ang wall trick ko pag nagkamali. Pag ito, okay lang po, kasi isa lang yata yung nakaka-damage. Isa lang po yung nakaka-damage. Isa lang po yung nag-damage sa akin. Yung fast biter lang po. Pero pag na-fill po dito, pwede kayong tumakbo at i-wall trick ninyo po dito. Kailangan naka dito. Ganyan po kayo at pwede po ninyong i-wall trick. Ganyan po. Ganyan po, ganyan, pwede po yung i-wall trick dito na like, ganyan po, ito po, ganyan po. So papatayin ko na po to. Mauubusan na po ako ng food kasi hindi po ako nakaimun. Try lang ko mag-open dito kung mayroong tubig. Sana may tubig dito. Kaya hindi ko po binuksan dito yung unang pinto kasi gusto ko po kapag na-fill ako dito, pupunta ako ditong area. Pero pwede naman po yung buksan dito at pwede po dahil kayo pupunta dito sa another option para sa wall trick.
Yan po ang dapat natin gawin sa mga wall trick. Kailangan nyo kabisado yung mga wall na ginagamitan po ninyo ng wall trick. Wala pa rin tubig. Nakalimutan ko pong uminom ng tubig. Hindi tubig yan. Dito po naman, Savage Giants po yung nandito. I-argue ko lang po, pwede po nyo i-wall trick din dito. Ganyan lang po tayo, yung wall trick. Yep. Ganito lang po, pwede nyo i-wall trick. Ganito. Mas mabilis nyo pong mapapatay. Ganyan lang po. Ganyan lang po. Ito po, pwede po nyo ma-wall trick po dito na area. Equip na po tayo, maubos na po yung weapon natin. Ito na po, papatayin ko na kaagad rin po yan. Hindi na po ako magtatagal. Ini-explain ko lang po kung anong dapat nyo gamitin para sa mga wall trick. Anong mga wall dapat gamitin yung wall trick. Sana may mga tips na makatulong sa inyo sa paggamit ng wall trick sa Bunker Alpha. Dito po, i-sneak po tayo. Pwede po tayong i-sneak nyo. Gamitin yung malakas na weapon. Kung beginner ka, takot ka pong gamitin ang pag-sneak in, hindi masama na i-argue na lang po ninyo. Huwag na lang po kayong mag-sneak. Pero kung para sa akin, mas malaki yung pag may soul bleed ka, malaki yung damage at maliles yung paggamit mo ng weapon mo. So, try to sneak in. But if you're not confident enough, you don't need to do it. But for me, I just wanna it less take time, it less take damage, it less takes durability to use my weapon. Kaya po ginagamit ko palagi yung sneak in. Tulad lang po ito, gagamitin ko po dito. Then takbo po tayo. Nadamagean po ako, pero hindi ka mawawan kapag may tactical armor ka. So, medkit. Gamitin ko lang po yung barrel. Pero po dito, pwede po niyong i-wall trick dito. Masyadong nakaka-hassle po pag hindi ka, wala kang tubig. Dito, pwede po niyong i-wall trick yung zombie. Ganyan lang po. Ganyan. Ganyan. Ganyan po. Ganyan. Hindi na po magtataka. Papatayin ko na to. Ganyan lang po. Pwede po niyong i-wall trick dito. Dito, pwede po rin niya takbo kayo, i-wall trick ninyo, pero hindi ko na po to tatagalan yung zombie na to. Try ko mag-wall trick dito. Sometimes it works if the zombie go in the close to the edge, like this. If the zombie do like this, it works here sometimes, but not most of the time po. Takbo na po tayo, kasi mauubusan na po ako ng tubig. Hindi po ako magso-survive pag naubusan po ako ng tubig. Ito, wawol, i-sneak in ko. Pag ma-one hit mo po, hindi to ma-argue yung another bloater. Abomination po pala yung pangalan. Nakalimutan ko po, sorry po. Yan po ay abomination toxic. Dito po, pwede po ninyong i-sneak in rin po dito. Ganito po kayo. Ganyan. Dito po, ganyan. Then dito, punta nyo yung zombie. Kung gusto nyo yung i-timing yung dalawang hands, kasi hindi po timing yung dalawang abomination, try to do this trick as well. Wait for them to hit you, then do that one. Yeah, like that. Pag nagkamali po kayo, punta lang po kayo ng other wall. Ganyan po. Ganyan. Ganin lang po ninyo. Pwede po, suggest ko po ulit, gamitin lang nyo yung mellow weapon nyo para hindi po maubusan kayo ng baril. Kung baguhan lang po kayong player. Crowbar po super effective po dito. Ganyan lang po. Dito. Sometimes. Maubusan na po tayo. Wala pa akong tubig na nakukuha. Dito. Sneak po. Ulit po. Sneak. Sneak in tayo. Ganyan lang po. And you can kill this giant by using melee weapon in here as well. Yan. Kung gusto mong malapitan sa wall, ganyan lang po. Ganyan. Ganyan lang po. Oops, nagkamalay po tayo dyan. Medyo naglag po. Dito, hindi ka pwedeng mag-sneak in po dito. Kailangan po doon sa wall. Pag nagkamalay ka, punta ka na lang po dito sa malayo dito. Pag nagkamalay ka na dito pwedeng mag-sneak in po ninyo. Pwede po rin kayong mag-sneak in dito pag nagkamali kayo sa giant na yon.
Pwede po kayo mag-sneak in dito. Papakita ko lang kung paano gamitin yung sneak in as well dito po. Ganyan lang po kayo. Wait po lang po nyo yung zombie na tumakbo dito. Ganyan po. Ganyan po. Pag may willow weapon, magagamit po ninyo yan. Yan. Ganyan pong paggamit. Sana nakita na po ninyo. Gagamitin ko lang po yung baral para mas mabilis. But, pwede po kayong mag-wall trick din doon pag nagkamali kayo dito pag wall trick. Mag-open lang po ako ng box. Gusto ko lang po nang makakita ng tubig kasi makaka-hassle talaga. Nakalimutan ko pong minom papunta dito. As he says, I'm being in a hurry. Dito po, hindi po ninyo ma-sneak yung zombie kasi po yung dalawang toxic ay naka-pesto ka agad in front. So, kung pwede nyong gamitin, pwede po rin nyong gamitin yung wall trick. Takbo lang po kayo dito. Ganyan lang po. Ganyan. Isa-isahin lang po nyong patayin. Ganyan lang po. It's all about timing, guys. It's all about timing. Yung isa hindi nakaka-damage, but yung isa ay nakaka-damage kasi hindi sila sabay pumapalo. Pero pag ito, ganito lang po, kahit na lang po isa, kahit lang po yung isa makadamage, okay na lang po yun. Kaysa sa dalawa at the same time. Ganyan po. Ganyan po. Makukuha mo yung pag nag-practice ka lang ng practice, makukuha mo yun. Dito po, ganyan na rin po ninyo. Ganyan po. Ganyan po yung mini-wall trick ko dito. Pwede pong mag-wall trick dyan. At dito po, hindi ko po ino-open. Pwede po niyo i-open. Sorry, pwede ko kailangan po ninyo i-open tong door na to kasi like I said, if you got mistake by doing wall trick here, you can go in a wall trick here. So may dalawang option kayo. Kapag nagkamali ka dito, pwede naman po dito sa kabila pero mas masyadong mataas yung tatakbuhan po ninyo. Ito mag-wall trick na po tayo. Sana makakita po ako ng tubig kasi nauubusan na po ako ng ng tubig at pagkain. Ito po. Ito po. Ganyan po lang natin. Wall trick po tayo dito. Pero in case if you fail to do wall trick in this one, just try to go in this side so that may two option po kayo. Kaya papatayin ko na po to. Ganyan lang po, ganyan lang po. Yan po. At dito naman po, isushow ko yung ma-wall trick po rin po dito. Ganyan. And he get damaged because he's already in the door. Ganyan lang po. Yan. Yan. Medyo po delikado. Kaya tatakbo na lang po ako dito. Kailangan ko talaga humanap ng tubig. Pero po doon, pwede po yung i-wall trick po yun. Gamitin na po natin yung barrel. It's really quite annoying if hindi po kayo nakainom bago kayo pumunta sa Bunker Alpha po. Kasi, like I said, it give damage to you as well. Sana makahanap na po ako ng tubig. It's quite annoying at dalawa na lang po yung canned food ko po. Kailangan ko humanap ng tubig. Sana may tubig po dito. Kahit beer na lang po. Kaso lang yung beer, magiging mabaho ka kapag uminom ka ng beer. Oh, ito. Salamat din po. May dalawang water tayo. Ito, pwede na po. Dito po, pwede po kayo mag-sneak in sa isang toxic. Ganito. Gagawin lang po ninyo. Dito kayo, pwede nyo yan. Yung isa, hindi po nyo yan mai-sneak kahit anong gawin nyo. Tinaray ko na po rin sa kabila dito. Tinaray ko hindi may sneak kasi nasa in front na po siya. Na dito, i-open po ninyo. Open po rin ito. Like I said, you need to have two options. Pag hindi na perfect yung dito, pwede po kayong may second option po. Ganito po talaga yung mag-wall trick. Ito, i-argume yun. Ganito. Zombie, yeah, like that. In case yung zombie nakalabas, takbo ka lang dito. Dito mo na lang i-wall trick po. Ganyan lang po. Para
Kung gagawin mo itong taga-reset ng Bunker Alpha, mamimemorize mo yung mga wall na dapat mong gamitin ng wall trick po. Lang, patayin na natin, easy kill. Ngayon, may Savage Giant po dito. May tatlong Savage Giant po dito. Gagamitin po natin yung barrel. Papakita ko po rin kung saan kayo mag-wall trick dito. Sneak in po kayo. Pag may soul blade kayo, pwede po malaking damage. Pag wala kang soul blade, skull crusher, okay na rin po. Okay na rin po. Ganito lang guys, sneak in. Just run po on that side. Dito po tayo mag-wall trick. Ganito po. Ayan, punta lang po natin. Ganyan po. Pag may weapon kayo, ganyan po. Ganyan po. Pwede po niyong ma-wall trick dito. Pag nagkamali kayo, punta naman po kayo dito. Dito na lang po niyo i-wall trick. The same with the other one. On this side, you can make sure you open this side as well and make sure this alarm is you already activate first. Kung pwede lang po, pwede po niyong ma-wall trick dito pag ang zombie ay dumaan po dito. Pag dito, kailangan po dito nakadaan yung zombie dito para ma-wall trick po ninyo. Yeah. Dito po. Pero pag ang zombie nakadaan sa gitna, hindi po pwedeng ma-wall trick to kasi na-try ko na po to. Ganyan na po. Ganyan. Pag may melee, papakita ko po sa inyo kahit ito, yung short range. Pag ganyan lang ko. Oh, nagkamali po ako dito. Ito po yung sinasabi ko. Hindi po ma-wall trick pag sa gitna siya nakadaan. So, na hindi ko po siya pwedeng ma-wall trick dyan po. Sorry po. Pero pwede po niyong ma-wall trick pag dito yung dumaan yung zombie. Kung nagkamali kayo, dito na lang po niyo i-wall trick. So, papatayin na po natin ito ng baril ko. Hindi na po ako magtatagalan. I'm not really willing to do this Bunker Alpha at the moment because of my sore throat po. Kasi nakainom po ako ng sobrang lamig po. Pero gusto ko pong gumawa ng video para sa mga sa newcomer po. Sana makatulong po ito sa inyo at kung pwede lang po, i-subscribe nyo yung channel ko. Baguhan lang po ako sa YouTube channel. Kung pwede po, ito'y malaking tulong po sa akin. Gagawin kong wall trick. Papakita ko. Dito, wall trick rin kayo. Kung pwede. Ito, pwedeng wall to. Pwedeng wall ni wall trick. Yan po. Yan. Pero hindi na ako magtatagalan. Babarilin ko na lang po to. Yan po. Yan. Gusto ko na po itong tapusin kagad. Dito naman po, mas maraming zombie po dito. Kung may spreadshot ka, makakatulong talaga pag may spreadshot. Dito po, sneak in. Yan, and runs toward here. In this side. And use this one. Try natin po itong i-use. May mabilis yung attack speed. Done. Okay lang po kahit yung toxic naka-damage po sa inyo. Wag lang po yung mga malalaking zombie. Dito po. Wag lang po yun sila. Yung toxic pwede lang po kay less damage lang po yun. Pero pag yung dalawang malaking zombie at the same time, malaki pong damage na maidudulot at madidrain po yung armor nyo. And ganyan lang po. But as I said, I wanna finish it. I just gonna use my guns. So, be finished easily. Po. Dito naman po, masyadong maraming zombie rin po dito. Ito po yung maraming zombie din. Kailangan po, kung may spreadshot ka, maganda. Pero hindi po ako gagamit ng spreadshot. Gusto kong maipakita sa inyo kung paano ko to ginagawa. Dito po, kailangan hindi crowbar yung naka-equip. Kailangan kung meron kayong metal pipe, it's fine. But much more better if you equip a machete. Or kung pwede lang po, kung gusto nyong hindi ma-drain masyado yung armor nyo, gamitin na lang po ninyo ng Glock na guns. Pero mas
Gusto ko pong makita sa inyo kung i-epekto po yun. Mag-i-sneak po tayo. Kung may spreadshot ka, easy lang po to yung zombie. Pero hindi ko gagamitan yung spreadshot. Gusto ko pong ipakita sa mga newbie kung paano to ginagawa. Gagamitin ko pa rin yung wall trick ko. Ito po. Ito po yung i-damage nyo. Ganyan po. Then takbo po kayo. Kailangan po nakatakbo kayo ng una dito. Para lahat ng zombie mag-stack po dito na side. Kung pwede lang po kung may grenade kayo. Magagamit nyo yung grenade nyo dito. Pero hindi ko po ito gagamitin. Spreadshot. Pwede po yung spreadshot. Since that I promise I gonna do the wall trick. Just make sure that you do that one by one. It will really make you a bit hurt if you're gonna do that. If you're gonna do like that, it's really make bad. Make sure that try to argue the zombie like this. Like that. Ah, nagkamali po kayo. Pag nagkamali po kayo dito, ganyan na lang po ninyo. Ganyan na lang po. Ganito na lang po yung pagpatay sa zombie. Yan po. Argue yung isa. Ganyan na po. Ganyan po. Mauubos po yung drain natin. Nakalimutan ko pong mag-equip ng another set po ng armor. Pero ito po yung second, third floor po. No, pwede po yung ganyan-ganyan na lang po ninyo kung gusto nyo. Pag isang toxic abomination, okay lang po. Dito, pwede na po nyo yung wall trick. Yan, ganito po. Ganito po. Ito, ganyan po. Pwede po, i-wall trick na lang po ninyo. Pero, like I said, gagamitin ko na lang po yung guns para mas mabilisan po. Ganyan po. Ganyan. Mag-heal up tayo. Sa fourth floor, kailangan po ninyo ng new set because may mga turret na malalakas na turret doon. Ito po, dito po tayo. Ganyan, ganyan po. Dito po may sneak po to ninyo. Dito lang po kayo, ganyan. Huwag po kayong mag-move, kailangan naka-sneak po palagi. And try to go in this side. Try to sneak behind both of them. Try to go now and make sure that one. See, hindi po na-argue yung isang zombie. At one again. Then just try lang po dito, mag-sneak po tayo dito, ganyan lang po pag miling yung ginamit. Papatayin ko na po. Dito po, pwede po rin yung ma-sneak, ganyan. Ay, hindi ko po naka-sneak, pero pwede po yung ma-wall trick dito. Tulad ng sinabi ko. Ganyan po, ganyan, pwede po yung ma-wall trick, pero papatayin ko na po to, hindi na po magtatagal. Ganyan po. Dito, may savage po dito sa, kung dito ka dadaan sa dito po ka, pag, ano po yun? Kung dito po kayo, i-open po nyo yung door, wag po nyo yung i-open kasi, excuse me po, kasi may savage giant po dito na nakaharap. So, it's hard for you to do sneak in. So, try to, not to open on that door, mas i-suggest ko tong daan po dito. Ganito po. Dito, gamitin natin yung skull crusher. Papakita po paano mag-wall trick po din dito. Ito po. Ganyan. Dito po natin yung i-wall trick po yun. Just try to make closer. Come on, closer po. Oops, sorry. Lag po, ganito po. Ganyan po. Yan, wall trick po tayo dito. Kailangan lang po yun ng timing. Yan po, ganyan. Ganyan. Kahit na-master ko na po yung wall trick, hindi pa rin po, paminsan, marami pa rin pong nadadamage sa akin. Dito po, ganyan. Huwag po ninyo patayin yung savage muna dito. Kailangan i-clear po muna nyo dun dito. Ayan. At i-open po to nyo yung door na to. Ayan. Huwag po talaga yung huwag po ninyong patayin po yung zombie muna dito. Patayin po ninyo muna to. Should be arguing towards you. Like that.
Yan, pwede po yung wall trick dito. Lang po, ganyan lang po. Nakikita po ninyo, ganyan lang po. Yan, pero bibilisan ko lang po to. Gagamitan ko po ng guns. Ganyan. Ganyan. Ganyan po. Ganyan po. At dito naman po, pwede mag-sneak kayo. At ganito yung position nyo. Gamitin po tayo ng skull. Asoblade po. And ganyan din. Like as the same time that I teach po, dito po tayo mag-wall trick. Ganyan lang po. Pag ito po yung po nang ginagamit ko. Pakita ko po sa inyo. Ito po. Nice. Ganyan po. Ganyan. 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 Ganyan po. Ganyan po yung mag-wall trick dito. Ngayon, papatayin ko na po ito ng guns ko. Yan ako magtatagalan. Yan po. At pag na-clear po nyo yung zombie dito, pwede na po nyo i-open po dito. Ganito lang po yung gagawin nyo. Sneak in po rin kayo. Ganito po. Sometimes, just be careful that you don't go too close in the front because you make him argue towards you directly. Yan po. Yan, makakahit po yan. Nakahit po. May midkit naman ako. Ganyan lang po. Mas, pag nag-sneak in ka, mas malaki yung damage mo. Yan lang po. Yan lang po. Pagkatapos nyan, pwede po nyo i-sneak po dito. I-try po natin sneak. Ganyan po. Pagmili, imagine lang po na pagmili yung ginagamit ko. Ganyan din lang po ninyo. Ganyan. Ganyan. Pag i-argue mo po yung lahat, the same time, use po ng weapon na malakas yung mabilis yung attack speed. Ito po, pwede po dito. I'm gonna use my spread shot on this one. If you have spread shot, kasi naubos na po ako ng armor. Pero papakita ko po sa inyo kung ganito po. Then, ipunta po kayo dito. Pag may spread shot kayo, pwede po nyo gamitin. Pero hindi ko po papatayin lahat. Hindi ko po gagamitin yung spread shot ko. Kung gusto po ninyo, ganito po ninyo. Ganyan, pag maraming zombie dito kayo sa picas, ganito na lang po ninyo. Kailangan po lang ng i-argue ng isa-isa. Ganyan po. Pag umatake yung zombie ng sabay-sabay, malaki po talaga yung damage. Ito po ay may timing po sila. Ewan ko kung makakasurvive ko. Gagamitin ko lang po yung armor ko. Wala na rin po ito. Kung pwede lang gumamit na lang tayo ng pipe. Ayaw ko pong gamitin yung spread shot ko para pakita ko po sa mga newcomer na pwede po yung patayin yung mga zombie kahit maramihan gamit ang wall trick. Ganyan lang po. Yan po. Yan po. Ayan. Hindi naman sila masyadong malakas. Malakas lang po sila kasi sabay-sabay silang umatake sa'yo. At naubos na po yung armor ko. Ganyan lang po, ganyan. Yan po yung third floor and second floor. Tapos na po. So, gagawin po natin yung last, yung fourth floor na po yung gagawin natin. Punta muna tayo sa floor 1 at sa ating storage. I think I should have something out there. Yan po. Yan po kung paano gamitin yung mga wall tricks sa level 2 and level 3 floor po. So, sana may baril pa po tayo. Itong baril should be fine. Kaya ko itong, kailangan ko lang ng armor at health. Magdadala na lang ako ng medkit just in case. Mas suggest ko po yung bandage dito. Wala po ako maraming dala na po ng medkit na rin po. Yan po. That's too much. Try po natin magdala ng water.
Kailangan po nating iligo itong itong karakter natin. Oh, may armor. Pwede pong mas maganda gamitin yung SWAT helmet po sa floor 4. Pero kung wala kang SWAT because masyadong expensive, gamamit ka na rin ng pwede mo rin lang gamitin yung normal swap kung meron po tayo. I think wala po tayong set para sa tactical swap. Well, I'm just gonna bring this up. Wala po tayong tactical swap. Pwede pong gumamit ng tactical swap. Pero kung gusto mong malaki yung armor mo sa level 4, gamit na lang po ng swap body. Pero pwede po yung tactical swap. I-equip ko po to, then i-equip ko po ang sapatos at yung pants po. Gusto ko po i-equip yung SWAT set po para kasi ito po yung palaging nakukuha po natin. Hindi po madalas lang po tayo makakuha ng SWAT armor sa mga raid, sa crate. So hindi po masyado tayong nakakuha ng mga ganyang rare item. Pero ngayon na pupunta na tayo, kailangan lang po natin meron na po tayong life. I think there's 1 2 3 there's 3 turret that you need to destroy. Kailangan po natin ng baril doon. I think naubusan po ako ng baril. Just in case, I just need to get something from my inventory na hindi po ako nakapagdala ng marami. Naglilis lang po akong gumagamit ng aking guns ko po. Ito na lang gamitin na. Dalawa, pwede na yan. Yan. Okay, punta na po tayo. Punta na tayo sa fourth floor. Sa fourth floor po, yung malakas lang naman yung sa ice, yung mga ice na zombie. Because they heal up once you attack them and once they attack you, they will heal up. They will heal up. I think nakalimutan ko anong pangalan ng zombie na yun, pero makikita po natin yon sa fourth floor. Dito po may wall trick. Yeah, pwede pong ma-wall trick po din do. Dito pwedeng ma-wall trick po ninyo. Pero mas kailangan pag mag-wall trick kayo, kailangan mabilisan po to. Wala at kailangan yung ini-equip niyo yung may attack speed. Spread shot, if you have spread shot, it'll be alright, but I'm not using my spread shot. I just wanna show you that even melee weapon, you can do it with the melee weapon. Pwede po nyong ma-wall trick, pero kailangan po nyo ipapunta yung zombie, ipaikot po dito. Ganito po. Ito, papakita ko sa inyo. Kain muna po tayo. Just in case, yeah. What I do, I argue the zombie po dito. Paikot, kailangan ipaikot ko po sila lahat nandito. Ganyan po, dahil dito po ako magwa-wall trick. Ganito po yung magwa-wall trick ko. Pag naihi kayo, nasa battle po kayo, masyadong delikado, hindi po maganda, talagang mamatay ka. Lalo na pag lahat ng zombie ay umatake sa'yo. Ito po yun. You can just try not to timing them because fast battle is have a high attack speed. Kaya hindi mo talaga, minsan hindi mo ma-wall trick yan lahat. Pero ganito na lang po. At least yung bloater hindi nakaka-damage sa'yo. Yung mga fast biter lang po yung nakaka-damage. Iniwiasan na lang po natin yung bloater. Muntik na akong mamatay dyan. Always be aware po sa yung live po. Wag po yung gayahin ko. Paminsan po hindi po ako nagla-live kaagad. Kasi sinusulit ko yung mid-gate. Pag normal zombie lang po yung pinapatay ko, sinusulit ko talaga yung mid-gate ko. Pero pag Savage Giants, automatic po kayong kailangan mag-life because 2 hits, mamamatay na po kayo kapag full yung life mo, like 120 HP.
2 hits lang po kayo talaga ng Savage Giant pag nag-equip kayo ng soft tactical armor. Ito po, dito, dito po, sometimes you can still wall pick on this side, then i-argue ko po to. I'll do like that. We just stop that one. Like that. If the other one doesn't make you argue, you just need to kill it. You don't have choice. Sometimes I'm not good at it. Pero yung isang abomination po, hindi po nakaka-damage natin. Kaya pwede po nating i-wall-trick. Ganyan po. Tulad ng sinabi ko, hindi ko ginamitan yun ng guns kahit maraming wave yun. Kaya yun, gagamitan ko na po kasi nakita ninyo na pwedeng i-wall-trick dito. Po. At dito naman po, try to not go in that way, but try to go in this side. In this side, para po makasneak po kayo ng malaking damage. Yan, pag may spread shot, pwede po, pwede. Papakita ko lang po sa inyo na kung paano yung gamitin yung wall trick dito. Dito po kayo pumunta sa side para hindi ma-argue yung mga zombie. At makapagbigay ka ng malaking damage sa abomination. Like that, you argue them all. If may spread shot ka, buti po rin yung spread shot dito. Ganyan lang po. Ganyan lang po, ganyan. Huwag na lang po kayo mag-alala sa toxic o fast biter. Kailangan yung i-timing po niyo yung kamay ng abomination, toxic abomination, yun lang po yung i-timing nyo. Huwag na kayong mag-alala sa toxic, talagang da-damage yan sa inyo. Pero yung malaking zombie, toxic abomination po, yun na lang po yung iwasan nyo na i-wall trick. Ganyan lang po. Yan. Yan. Po. Po, patay na po yun. Naubos po yung lahat ng zombie. Ito na po na iwan. Pwede pong i-wall trick po dito. Maganda pong i-wall trick. Pag nagkamali po kayo, pwede kayong tumakbo po dito. At dito po nyo i-wall trick. It's always have an option. Po. Po. Ayan po. Ganyan po. Nakita na po nyo na pwedeng i-wall trick yan. Tatapusin ko na po to. Ayan. Ayan. Hindi po niyo, kung gusto po niyong iwasan yung turret, hindi po talaga pwede na po niyong hindi patayin yung turret, pero pwede kong mapatay. Pero pwede po kayong tumakbong ganito. Hindi po makakaabot yung turret, ganito lang. Hindi ko na po yan pinapatay in case if I have a task raid. That's the only thing that I destroy that turret. Kasi gagamit kayo ng durability ng guns mo, hindi naman worth it yung laman ng loot dyan. Palagi kong nilulot yan, basically it's just a bolts, duct tape, hindi naman po masyadong importante ko. Kaya po wag na lang po yung basaging tong turret na to. In case po yung raid is nag-demand po ng turret. So, on this one there is those ice zombie po. Kung isasuggest ko po sa inyo na weapon, pwede nyo po yung magamit yung melee na wall trick. Pero matatagalan kayo, gamitin na lang po nyo yun ng guns. Kahit lang Glock, pwede na po yun. Kahit modded ka, modded Glock. Pag may spread shot ka, palaging ayos. Pero pag wala kang spread shot, tulad ng sabi ko, baguhan ka lang. Gamitin mo na lang yung Glock. Kasi it's quite annoying. Every time they hit you, they will just heal up. So, ito po. Gagamitin ko to. Yan lang po. Yan, i-argue ko lahat. Pwede mong i-wall trick dito. Kung magaling ka mag-wall trick, ganyanin lang po ninyo. Huwag na nang bahala kung tumama yung nam zombie. Ito, yung dalawang frozen bloater. Pwede po nating ma-wall trick to. Ito po yung ginagawa ko. Ganyan. Ganyan. But, did you see that? It's quite annoying when they're not in the same time. May isa pa palang pwede ko tong wall trick, pero kaso may isa palang nam zombie doon, kaya pala nagdadamage yan ako. Pero dito ganyan, yan lang po, pwede po nyo i-wall trick.
Yung po, ito lang, oops, ah. Ito lang po yung timing. Ganito lang po yung timing natin. Yan. Yan, pero napakita ko naman sa inyo, pwede nyong i-wall trick, papatayin ko na po ito kaagad. Hindi na po tayo magtatagalan pa dito. Dang. Yan, patayin na po natin yun. Patayin na po. Malakas po yung damage nila, muntik na akong mamatay dyan ah. Kaya i-suggest ko na lang, gumamit ka na lang ng guns kahit Glock, pwede na po. At dito na po tayo. Yung i-deal, magdi-deal po sa atin yung turret. May dalawang turret dito. Hindi po yan normal na turret, kaya mag-ingat po kayo. Kung pwede, equip po. Kung pwede, mag-equip kayo ng dalawang set ng life nyo. At make sure you use guns as well in here. I would really suggest just use Glock or even just M16. But I'll just gonna use my M16 or this Glock you can use. But you really need guns po dito, kasi hindi po natin papatayin yung turret, hindi po natin i-destroy. Ang aim lang po natin, tatakbo tayo. Ang kaso lang, pag in-open natin yung dulo na door, may zombie po doon. So, ito po yung pinaka-importante, kailangan po na naka-watch kayo. Ito po, gagawin ko na po. Takbo po tayo. Heal up po tayo, ganyan. Kailangan mag-heal up po tayo. Heal up. Tulad na lang yan. Pag hindi ako nag-hilap, mamamatay ako doon. Maiiwan ko yung body. At hindi ko yun maibabalik. Kasi kailangan ko munang patayin yung turret. At bago ko makolekta yung dead body ko. Pag namatay ka ng dalawa beses, yung previous dead body, hindi po yun mag-a-appear. Kaya po, be careful po when you doing in the fourth floor po. Kailangan hindi ka mamamatay dito. Kung mamamatay ka man, kailangan equip ka ulit ng magandang armor at wala kang choice kundi patayin yung turret. Kasi hindi mo marirecover yung loot mo kapag may turret na tumitira sa iyo. At yan, pag inopen mo ito, huwag ka pong mag-i-stop, takbo po, open po, takbo po tayo, takbo, dito po natin yung patayin yung zombie. Kailangan po ka gumamit ng baril. Pwede, dito, pwede na po nyo yung ma-wall trick pag hindi na-argo yung bloater na masyado. Ganyan, pwede po nyo ma-wall trick dito. O, gagamitin ko po ng guns. Ganyan po. Yan. O, pagkatapos niyan, barilin po niyo yung Savage Giant, pero mag-ingat po kayo kasi pag too much po yung stay niyo sa ice, nakita po niyo yung ice, malalamigan po at mamamatay ka rin. At pag may zombie, may buhay pang zombie na papunta sa iyo, hindi ka makaka-attack kasi nagdi-demand siya na masyado siyang malamig. Ganyan po. malapit na po tayong matapos. At ito lang po, itong tips po. Inuulit ko lang po, ito lang po sa mga new beginner lang po. Yung mga advanced player, alam na po niya yon, yung mga advanced player, alam na nila yon kung paano gawin yung Bunker Alpha. Paano na nila, may iba-iba yung mga tactics. Sometimes ginagamitan nila ng full set already, and they just use machete, they just shredding it, because sometimes if you do more raids, mostly raid is guns. If you have a good day, you have guns, katana, pwede pong gamitin yun sa Bunker Alpha. Pero sa perspective ko, pag may mga guns ako, iniiwasan ko pong gumamit ng maraming guns sa Bunker Alpha, kasi ginagawa ko yun mga guns ko doon sa Bunker Bravo. Ginamitan ko po lang ng guns dito para mabilisan po yung pagsabi ko sa inyo. Yan na, tapos dito na po tayo. Dito na po tayo. Papatayin na po natin yan. Dito po. Oo, wag po yung gawin yung ganito.
Kasi mamamatay po kayo. Ah, wala pong range yung na-upgrade ko. Gamitan lang M16. Ay! Ano ba yung mga M16 ko? May mga... Ito, gamitan natin. Ito po. Ito po. Dito, pwede po nyong i-wall trick. Dito po yung zombie. Pwede po nyong i-wall trick. Bibilisan ko na lang po ito. Ayan, yan. Ayan, ganyan. Malapit itong matapos. Yan lang po. Ayan. Type na po rin kayo. Dito po, pwede kayong mag-sneak in po rin. I-sneak in po nyo yung zombie dito. Punta kayo sa kabila. Ganyan lang po. May mid it tayo. Pwede po nyo yung i-wall trick po dito. Ganyan mong po. Ayan. Papakita ko po ulit sa inyo. Ayan. Oops, pwede. Oh, buti nga mamatay dun. Palapit po natin yung zombie. Masyadong malayo yung zombie. Yan. Yan, pwede po. Ganyan po. Yan, timing lang po. Pwede yung ball trick dito, pero papatayin ko na po to. Kasi nakita na nyo po. Yan. Dito naman. Yan. Ganyan. Po. Po. Gamitin na lang po yung baril nyo sa mga frozen para hindi na po abala. Kasi nag-heal up po sila. Dito po, pag na-timing po na naging ice kayo, wag po kayong masyadong pumunta sa numb zombie po. Kung pwede, pwede po nyo yung i-argue po muna yan. Patayin po nito. At yung isa po, pwede po nating i-sneak in para ma-less yung weapon na gagamitin natin. Ganyan po. Na dito, hindi po ma-wall trick. Nag-try po kung i-wall trick dito yung Savage Giant, pero hindi po nag-work. Ayan, gagawin na lang po natin. Papatayin po natin yan. Yan. You don't have choice here. Just, magpapahit ka na lang po dito ng pwede po yung barilin, pero magpapahit kung wala po kang baril, magpapahit ka na lang. Takbo po kayo ng mabilis. And open po tayo ng mabilisan. At yung zombie dadarating yung ping savage. And pagkatapos yan, pumwesto po kayo dito. Kasi pwede po yung i-wall trick dito. Yan, pwede po. Yan, po ganito po. Yan, then papakita ko sa inyo. Gamitin natin yung bat, baseball bat. Ayan. Pero yung baseball bat is masyadong mas slow yung attack speed, kaya yung timing is mahirapan ka. Wala na naman akong tubig. Ayan. Kaya po, pwede po kayong yan, pwede po yung i-wall trick. Ganyan po. Practice lang po ng practice kayo, makukuha rin po nyo yan. Ang pag-wall trick. Ginamitan ko lang po ng baril para mas mabilis yung pag-explain ko. Yung ibang YouTuber po dyan, iniisa po nila yung content nila, hindi po nila sinasabay. Ito po ay lahat na. Yung second floor, third floor, at fourth floor. Yun, tapos na po natin yung natapos na po natin lahat ng floor. Sana nakatulong po ito. Sana na-remember po nyo yung mga wall na ginagamitan ko ng wall trick po. Kaya, I will really appreciate it as well if you subscribe on my channel. Kaya, see you for next time. See you for the next video. Thank you, guys.